Sa ibang balita na antala, ang biyahe ng mga pasaherong magpapasko sa kanilang probinsya dahil sa kabi-kabilang traffic at pagka-delay ng flight at biyahe ng bus. Saksi si Steve Dailisa. Itong weekend, makalagdag pa nga na sa mga pasahero ang traffic na kailangan bunuin para abutan ng flight. Pero mas maluwag na raw ito ngayon, bunsod ng pagpapatupad ng bagong traffic scheme sa NAIA Terminal 3. This really made all the difference kasi nabawasan natin yung swerving. Ang mga pabaklaran sa bahagi ng Andrews Avenue, imbis umikot sa rotonda, mag-U-turn sa tapat ng Remington Hotel. Ang mga galing namang Sales Road at padiretso sa Domestica Terminals 1 at 2, manatili sa outermost lane. Kung pa Terminal 3 ka, daan ka sa innermost lane ng Andrews Avenue at umikot sa rotonda. Yun nga lang asahan ng bottleneck situation kung saan may ongoing ground construction ng NAIA Expressway. Natapos na nila yung groundwork for most of the areas for the expressway, giving more space, more lanes for our motorists. Parang ganun pa rin, wala namang improvement. Dahil ginagawa nila yan siguro pag mga hindi na rush hour. Pambawi ng MIA sakaling maipit ang pasahero sa traffic at magahol sa oras, bumaba sa pinakamalapit na airport at hanapin ang help desk sa arrival hall. May libreng 10 airport shuttle na sa loob mismo ng airport dadaan para masigurong makahabol ka sa flight. Hindi lang traffic, kundi flight delays din ang nagpainit sa ulo sa marami sa mga pasahero. Tuwing Christmas season pa man din, tumataas ng 10% o nagiging 100,000 ang passenger volume dito sa NAIA kada araw. Sa Terminal 3, delayed turnaround of aircraft ang karaniwang dahilan kaya halos puno ang boarding gate. Sabik na umuwi kaya di napigilang magalit ang ilan ng makansela ang kanilang flight pa Kawayan Isabela at Tuguegarao Cagayan kanina. Galing pa po kami ng Kuwait. Alas 8 dumating kami dito hanggang ngayon. Tapos ika-cancel, doon yung mga pamilya namin nag-aantay. Ang bagong bukas na taxiway November ayon sa MIA, makakatulong daw sa problema sa traffic sa Paliparan. Sa Araneta Center Bus Station, maigpit na ang seguridad na ipinatutupad. Sa dami ng mga babiyahe, hindi na iwasang magka-aberya dahil hindi na sunod ang schedule. Galit naman ang mga pasaherong yan na pamindanaw sa dispatcher ng Lubrigo Lines Bus Company. Ang ilan kasi alas 3 pa ng madaling araw naghihintay. Maaga rin silang nagpa-reserve ng ticket at nagbayad noong pang isang linggo. Sa sobrang inis, gusto nang magpa-refund ng mga pasahero para makalipat sa ibang bus. Pero pinagmumulta raw sila ng 30% ng halaga ng kanilang ticket. Nakabara na nga sila, tapos kami pang mabawasan. May bus tayo pa parating, sir. Sabi ng LTFRB, patatawag ang kinatawan ng kumpanya para magpaliwanag. May bilin din ng LTFRB sa mga pasaherong tinatanggihan ng mga taxi driver. Magsumbong agad sa hotline 1342 na gumagana raw 24 oras, 7 araw kada linggo. Marami na tayo mga naparusahan na mga drivers na nagre-refuse to convey passengers. Ito yung mga snabero. Ang parusa, 5,000 pisong multa sa unang pagkakasala, 10,000 at suspensyon ng prangkisa sa pangalawa at 15,000 piso at pagkakansela ng prangkisa sa ikatlong pagkakasala. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.